Hello guys, what's up? So, kamusta po kayong lahat? Ito yung time natin para gumawa ng mga panibagong vlogs tuwing umaga. So, yan. Pagka nakakalabas ako tuwing umaga at meron pa akong time para gumawa ng panibagong vlogs para sa ating channel. Yan. So, itong isi-share ko ngayon guys, based on my personal experience, itong katangian na sa tingin ko ay nakatulong sa akin kaya tumagal ako dito sa aking employer. Kasi ang pagiging caregiver talaga medyo, ayun, hindi ganun kadali. So, itong mga katangian na to, na sa tingin ko ay napakahalaga bilang caregiver na dapat nating matutunan. Ang pinakaunang-una dyan, number one, hindi mawawala sa ating mga Pilipino talaga ang pagiging masayahin. Yan. Every time pagkagising mo at makikita ka ng alaga mo at gigisingin mo ng magandang umaga with a smile, with a good aura ng iyong mukha. Siyempre, maano yan, magiging maganda na yung umaga niyan, magiging maganda na yung mood niyan. So yan, napakahalaga yung pagiging masayahin sa ating trabaho bilang caregiver. Kasi once na masaya ka, sinimulan mo yan sa umaga pagkagising mo, buong araw na yan, ano, madadala na yung buong araw mo. Kahit na siyempre may mga instances na medyo pasaway or medyo hindi nagiging maganda yung mood ng ating alaga, lalo pag may mga ibang malalang karamdaman, pero pagka andun yung ano mo sa sarili mo na masaya ka, na, 'di ba? Nakakapagbigay ng good vibes, 'di ba? Guys, tandaan niyo 'yan. Pagiging masayahin. Number two, dapat merong kang tapang at lakas ng loob. Ayan. Kung buo yung loob mo at may tapang ka na gawin ang trabaho mo, yung gagawin mo everyday na pag-aalaga, kaya mo yan. Basta itatak mo sa isip mo na kayang-kaya mo to, kayang-kaya mo yung trabaho para sa pamilya, di ba? Para sa pangarap. At hindi ka panghihinaan ng loob. Kasi pagka pinanghinaan ka talaga ng loob, wala. Eventually, ano yan, susunod-sunod niyan na ano, darating dyan yung medyo madedepress ka, may stress ka. Kaya napakahalaga talaga na buo yung loob at isip mo na magtatrabaho dito bilang caregiver. Yan guys. Eto guys, pangatlo, syempre, dapat mapagkakatiwalaan ka. Ayan. Ang tiwala kasi hindi rin basta-basta, 'di ba? Sabi nga hindi rin basta-basta na-earn or nakukuha agad ang tiwala. So pagka merong tiwala yung family na binigay sa iyo, wag na wag mong sisirain para tumagal ka sa kanila. Napakahalaga rin kasi na yung tiwala na ibinibigay sa iyo ay buong-buo, lalo pag sa alaga mo. Yung pag nakuha mo yung tiwala niya, iisipin ng alaga mo na gustong gumaling ako nito, gusto nito na lumakas ako, gusto nito na mapabuti ako, tumagal pa ang buhay ko, ganyan. Kaya pag nakuha mo ang tiwala ng alaga mo, mapapadali mo niyan mapasunod, mapakain, mabigyan ng gamot, yan. Mapag-ehersisyo o mapag-exercise para lumakas yung katawan. Ayan. Medyo mahirap din kunin yung tiwala. Pero once na nakuha mo na yung tiwala nila, mapapadali na lahat. Kumbaga, hindi ka na mahihirapan sa trabaho mo. Kasi binigay na nila yung tiwala nila sa'yo eh, na kayang-kaya mong alagaan yung mahal nila sa buhay, lalo yung mga parents nila. I-earn nyo yung tiwala ng inyong mga alaga kasi malaking bagay yan pag nakuha nyo yung tiwala ng alaga nyo. Yun ang pangatlo natin, tiwala or trust. Pang-apat natin, syempre, hindi mawawala dyan sa ating mga Pilipino ang pagiging madiskarte. Yung pagising mo palang everyday, nandun na sa isip mo kung paano mo didiskartehan yung isang buong araw kasama yung employer mo. Kung paano mo magagamit yung bawat oras na hindi ka mahihirapan sa trabaho. For example guys, sa paglilinis. Kasi sa ating mga caregiver, kasama na rin yan yung paglilinis sa trabaho natin. So kung meron kang diskarte, ayun, pwede habang tulog pa yung alaga mo, pwede kang maglinis, pwede kang
sa tamang diskarte lang naman, ha? Sa tamang paraan. Kasi kung nasa tamang diskarte tayo, yung trabaho natin magiging tama rin. So huwag tayo dun sa mga maling diskarte. Ayan guys. So yun. Pang-apat natin, dapat madiskarte. Ayan guys, pang-lima. Nasa pang-lima na tayo. Siyempre, di mawawala dyan sa ating kaugalian natin mga Pilipino, ang pakikipagkapwa or marunong ka makisama. Hindi mo maiwasan yan na darating or dadalaw yung mga pamilya sa iyong alaga. Hindi naman pwede na nandun ka lang sa kwarto mo na nakakulong, di ba? Or nandun ka lang sa tabi ng alaga mo na tahimik, di ba? Dapat marunong kang makisama. Kasi syempre, mga dayuhan tayo dito sa bansang Israel. So kung marunong kang makisama, mapapalagay yung loob ng pamilya sa'yo. Example niyan, pagka dumarating sila, yan, medyo asukesuhin mo sila ng konti, i-offer mo sila ng pwede nilang mainom or makain para maramdaman nila na part ka rin ng kanilang pamilya. Yan guys. Number 5, pakikisama. Pang-anim natin guys ay dapat meron kang initiative or meron kang pusa. Ayan. Napaka, di ba, self-explanatory lang ng mga katangian na binibigay ko. Kasi kung meron kang kusa, mapapadali talaga yung lahat ng mga gagawin mo bilang caregiver. Yung buong araw mo, pag meron kang kusa or meron kang initiative na gagawin yung lahat, di ba, napaka, mapapadali na yung trabaho mo. Hindi mo maisip yung stress, hindi mo maisip yung hirap sa trabaho. Halimbawa, oras ng pagpapainom ng gamot, pwede mong i-remind na oras ng pagpapainom ng gamot ni Lolo o ni Lola, oras na ng pagpapakain, ayan. Ayan, oras ng check-up niya or araw ng check-up niya, oras ng pag-ehersisyo niya, ayan. Mapapansin niya ng alaga mo kung maayos pa yung isip ng inaalagaan mo. And then, ng family, makikita nila yan na ay itong taong to hindi na kailangang utusan, hindi na kailangang sabihan kung ano yung mga gagawin kasi meron kang kusa eh. Mas masarap magtrabaho ng kusa yung ginagawa, hindi yung sa napipilitan ka lang, di ba? Kasi kung may kusa ka, bukal sa loob mo yung ginagawa mo eh, di ba? Masarap sa pakiramdam pag may kusa ka at masaya ka sa ginagawa mo. So yun guys, yun ang ating pang-anim. Pusa or initiative. At ayan guys, syempre, ang last but not the least natin, ang merong mahabang pasensya. Actually, dapat yan ang top priority natin. Patience is very important dito sa pagiging caregiver natin. Sa lahat ng bagay, huwag na huwag mong tatanggalin yung pasensya. Kasi sa una talaga, mahihirapan ka talaga lalo sa alaga mo na makulit or may malalang karamdaman lalo pag may dementia. Intindihin mo na hindi madali yung pinagdadaanan ng alaga mo. Intindihin mo na matanda siya at meron siyang karamdaman. Kasi kung mainitin yung iyong ulo, huwag naman sana dumating sa point na yon, masigawan mo or masaktan mo yung iyong alaga. Kasi syempre, very wrong yon sa pagiging caregiver. Andito tayo para alagaan at bigyan ng suporta at bigyan ng syempre ng maayos na pag-aalaga yung ating mga patient. So ibigay natin 'yun kasi pinapasahod naman tayo ng maayos kung maganda yung pasahod nila dito. So ibalik natin yung ano, kumbaga parang give and take ba. Kasi eventually makikita din naman 'yan ng pamilya eh na mapagpasensya ka. At pagka nakita nila yan na meron kang ganyang ugali, tatagal ka sa kanila, magugustuhan kanila. Kasi alam din naman nila yung maugali ng kanilang mga parents, lalo pag tumatanda na. So yan guys, yun ang ating last but not the least, patience. Kaya naman guys, yan na yung ating 7 katangian ng pagiging effective na caregiver. Based on my personal experience talaga na itong mga katangian na to ay nakatulong sa akin para mapalapit ako lalo sa aking alaga, sa aking employer at syempre sa pamilya ng aking employer. At sana guys,
nakatulong itong aking vlog for today sa inyo. May mapulot sana kayong aral. Pero kung itong mga katangian na ito ay na-develop mo guys sa sarili mo, 100% guarantee talaga na magiging maayos yung trabaho mo. Siyempre guys, kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutang mag-like and subscribe. And siyempre, hit mo yung notification bell para updated ka palagi sa mga susunod pang vlogs.